Hello guys, meron tayong pera ngayon. Ito ay ang perang hapon noon, o Mickey Mouse o gym notes, Japanese invasion money ang tawag dito. At malalaman mo kung na Philippine issue ito kasi nag-start sa P. At yung iba meron din sa Burma, Indonesia yata, o Malaysia noon. Kahit China, meron yata, ewan. Hindi ko malala yung Manchuria, Manchuco o yung ano, matagal na. At mura lang naman po ito, ang 100 Japanese yen ito is 100 din, yung 50 is around 70 pesos, yung may 20 yata ito eh, tapos etong 10 mura lang naman ito, 50 pesos. Yan siya guys. Tapos ito siya. Mura din ito ah. Lagay muna natin ito. So guys. Dapat meron kang ganito sa collection mo. Kasi naging part ng history ito ng Pilipinas. Hindi nga lang magandang history. At meron tayo dito, ito yung mga circulated na mga pera. Ito siya guys. Nagkakalaga ito ng ano, ng ganda sana ito. Naging repeater sana. 614, kahit naging 4 lang itong isang 0 sana. Taga 40 to 50 pesos ang isa nito. Pag sobra na doon, wag na kayong bumili, wag niyo na bilhin kasi mahal na pag ganun. Then meron pa tayo dito. Ito yung red serial number na 5 peso. Nasa wallet ko ito noon, yung mahabang wallet, kaso naulanan siya guys, tingnan niyo basa siya. Yan. Magkakasunod consecutive. So pwede na rin ito sa 40 pesos ang isa. So kung tatlo, 120. Kasi consecutive siya, magkasunod 174, 175, 176, EG 105, 174, EG 105, 175, at EG 105, 176. Yung uncirculated nito, medyo mataas ang pilihan o palitan. Pero pag ganito, mura lang din to kasi hindi siya maganda, nabasa siya, may dumi at may ano, may worn out area. Pero wala siyang ano, wala siyang wallet fold. At meron tayong black na ano, serial number. Ganda rin ito sana, oh, sayang. Ganun din po, at nagkakahalaga ito ng ito, pwede pa ito, maganda pa ito konti. Ito 50 pesos pwede ito, at saka ito 40 pesos kasi ang dami na niyang wallet fold. Yan siya guys, oh. Ang dami na niyang tupi-tupi. Pero ito pwede ito sa 50 pesos. Separate natin ito kasi medyo maganda. At dapat meron kayo nitong plastic guys para hindi siya matupi-tupi, mayupi-yupi o mabasa. Tapos meron na naman tayo red serial number ulit. At tulad ng ano, medyo marumi ito. Ito nagkakalaga ito ng worth 40 pesos. Kahit red, kung hindi sana siya marumi, medyo mas mataas ang value. Ito maganda pa sana siya. Sayang, nabasa nga lang siya guys. At hindi rin maganda ang ano, yung serial number.
Next. Nah, itu. Itu yang black serial number 1 2 3 6 number lang. 416023. Tag 40 pesos rin po ang isa nito. Ito is 6 rin. Ito medyo maganda konti pero same, tag 40 pesos ang isa nito. Kasi medyo malambot na siya konti. Malambot na siya. Next. RR. Ito ang year 1998. Yun siya guys, 1998. Yeah, 1998. Tsaka medyo malambot rin kunti. Ito medyo lang siya. So pwede ito 50 pesos. Separate natin ito. Tapos yan, i-separate natin siya guys kasi medyo malambot ito. Then eto medyo repeater siya guys. Kaso may 3 pa dito. O sayang. RS 1998. Yan. Parang medyo maganda itong isa. O. Ito siya. O. Red serial number. 1998 rin. Then may isang ulo tayo dito. Ramos ito guys. Fidel Ramos. Ewan ko sino itong signatory ng ano ng Bangko Sentral. Pero still 40 pesos pa rin yan. Ayusin natin. Yan sana o. Na year 2001. Red serial number. Pero malambot siya. So 40 pesos din ito. At meron tayong Star Note na 2 pesos. Kahit pangit ito guys, itabi ko to. Replacement lang naman ito. Replacement, hindi dahil Star Note siya, special siya o mahal siya. Hindi. Bali, yung ginawa nila guys, pag nasisira yung pera, binabalik, pwedeng ibalik yun sa bangko at papalitan ng bangko at mag-reissue sila ng the same number, same serial number pero may star dito sa may unahan. So yan ang dapat maintindihan ng hindi pa nakakalam na hindi po special yan, walang special din sa Star Note na yan, maliba na lang kung maganda ang pagkakasunod ng serial number. Ito may dalawa na naman tayong 50 pesos dito. Ito ay ang 2009. Medyo malambot na siya. So tag 50 pesos rin ang isa nito. Meron tayo ditong commemorative na 5 pesos 1987 ito eh. Oh, 1987. Para sa kababaihan yata ito. Kababaihan para sa kaunlaran. Yan siya guys. Medyo malambot siya pero still commemorative. Pero mahirap po makahanap ng ganito siya guys. Sa eBay ko lang nakita yan. Meron tayo ditong medyo bago ito pero circulated. Repeater konti pero still replacement banknote ito. O pinalitan lang. Star Note. Then lastly, meron tayong 20 years ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano ito? Masulat.
I-zoom natin kunti. Wastong pananalapi tungo sa kaunlara 1993-2003. So 20 years to guys. Ang gandang number sana ito kung nag-repeater ng 5 at 0 itong 9 at 4. So 100 pesos 20 years. Ito commemorative ito guys. At still pero kahit commemorative ito dahil malambot na, still 100 pesos lang din ito. So face value pa rin. Pero pag medyo crispy pa siya, wala siyang lukot-lukot o dumi, medyo times 3 ang presyo nito, 300 pesos. So that's it guys. Thank you for watching. At please huwag kalimutan mag-subscribe. I-turn on ang notification bell guys para ma-notify kayo palagi pag may bago tayong videos. At please comment, subscribe, share on your social media, Facebook or Twitter para sa susunod natin na videos. Thank you. Bye-bye. Salamat.